Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang binata na si Don El Troll. Siya ay anak ng isang sikat na gambler na pumanaw na. Namana ni Don El Troll ang kakayahan ng kanyang ama kahit na siya ay estudyante pa lamang. Nalalaman niya ang galawa ng kanyang kalaban. Ang kanilang pagsusugal ay hindi lamang niya masasabi kung anong mga card ang mayroon ng kanyang mga kalaban. Ngunit maaari din niyang panuurin kung paano sila maglaro at makagagawa siya ng isang pattern na makakatulong sa kanya na hulaan kung aling mga card ang magpapapahina sa kanyang mga kalaban. Dahil sa talent na ito, kilala siya bilang Taza na madalas niyang nilalaro sa pagsusugal. Siya ay naglalaro sa lugar ni Bong, na kung minsan ay binibigyan si Bong ng bahagi ng kanyang mga napanalunan dahil kadalasan ay panalo siya. Ngunit isang araw habang nagdiriwang siya ng isang panalo ay may isang babaeng hindi niya kilala ang lumapit sa kanya. Kahit na sila ay ganap na hindi magkakilala, kahit papaano ay alam niyang siya si Don El Troll ay si Tansa at niyaya siya nitong maghapunan. Kaya kahit nagulat siya ay pumayag itong sumama sa kanya. Medyo sikat na pala si Don El Troll sa buong Korea dahil sa husay nito sa pagsusugal. Ngunit sa halip na ma-impress ang babae ay hiniling siya ng babae na huminto si Don El Troll sa pagsusugal. Ipinaliwanag niya na kahit na maaaring manalo sa umpisa, kalaunan ay palagi siyang matatalo at maaaring mawala sa kanya ang lahat. Kaya na-curious si Don El Troll kung sino ang babaeng ito, subalit kailangan niyang umalis bigla dahil may dumating na sasakyan para sunduin siya. Nang makabalik siya sa kanyang boarding house, isang malaking surprise dahil ang kanyang ina ay dumating upang bisitahin siya. Ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng isang maliit na stall ng pagkain sa labas ng Seoul. Pumunta ang kanyang ina dahil gusto niya siyang makita. Napagtanto ni Don El Troll na siya na lang ang pag-asa ng kanyang ina para mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. Lalo na nang pumanaw ang kanyang ama na walang iniwang mana. Kaya naman maliwanag na gusto ng kanyang ina na maging civil servant si Don El Troll. Para sumaya ang kanyang ina, si Don El Troll ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo, gaya ng dati ngunit siya ay nagkaroon ng problema dahil hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang isip ay nasa pagsusugal at pati na rin sa babaeng nakilala niya noong isang araw. Siya wala na sa focus maging ang kanyang pangalan ay nakalimutan na niya. Kaya nahirapan siyang mag-concentrate at mas lalo pang lumala ng mabangga niya ang isang kotseng mabilis na patungo sa isang junction. Noong mga oras na iyon sinubukan niyang iwasan ito ngunit nabangga niya ang pinto ng kotse. Ang may-ari ay lumabas ng sasakyan at sinabihan si Don El Troll na kailangan niyang magbayad para sa damage. Hindi umatras si Don El Troll at pumayag na bayaran ito, pero naghahanap pala ng challenge ang may-ari ng sasakyan at gusto niyang sumugal kay Don El Troll. Ang hindi alam ni Don El Troll na ang lalaking ito ay kaibigan ng misteryosong babae na nakatawag sa kanya ng pansin sa pagsusugal. Ang misteryosong babae na pinangalanan si Madonna ang naging dealer ng sugal. Noong una akala ni Don El Troll ay magiging mabilis ang laro at madali siyang mananalo, ngunit ang lalaking nasa harap niya ay naging isang mahigpit na kalaban. Kahit na ang mga tao ay karaniwang nakikita si Don El Troll bilang isang bihasang gambler, pakiramdam niya ay wala siyang magawa, dahil nagkaroon siya ng masamang laro. Sa unang round ay natalo siya ng husto gayunpaman ay ayaw niyang sumuko lalo na't may utang siyang pabor kay Bong. At kailangan niyang ipagpatuloy ang paglalaro. Si Bong ay talagang pinayuhan siya na huminto ngunit ayaw makinig ni Don El Troll dahil ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-date kay Madonna. Ngunit sa kabilang banda ay nakiusap si Madonna kay Don El Troll na itigil dahil ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang ordinaryong sugarol. Ngunit tulad ng naunang mungkahi ni Bong ay hindi pinansin ni Don El Troll si Madonna dahil determinado siya na manalo. Ito ang araw na nagpalungkot kay Don El Troll dahil sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos nakipag-away pa siya sa ilang matitigas na lalaki na bumugbog sa kanya. Medyo masama ang kalagayan ni Don El Troll, hanggang may nakaalam tungkol sa pambubugbog at dumating upang iligtas si Don El Troll. Ang taong ito ay tinawag na One Eye at ibinunyag niya na may utang siyang pabor sa ama ni Don El Troll. Upang mabayaran niya ang lahat ng utang ni Don El Troll kay Bong na nagdagdag ng halos $100,000. Dahil dito natarante si Don El Troll dahil hindi pa niya kilala ang mga kaibigan ng kanyang ama. Pero hindi niya na masyadong inisip ito dahil masakit na ang katawan niya. Kinabukasan tinanong ulit ni Don El Troll si One Eye tungkol sa connection niya sa kanyang ama. Pero ayaw sumagot ni One Eye, sa halip ay nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kadakilaan ng ama ni Don El Troll, na isang alamat. Noong una ay naisip ni Don El Troll na maaaring isa si One Eye sa mga maalamat na manunugal na ito at talagang gusto niyang matuto mula sa kanya. Gayunpaman, ipinagtapat ni One Eye na siya ay isang nagpapanggap lamang. Pinayuhan niya si Don El Troll na maging mas maingat, dahil sa mundo ng panlilinlang ay laging may mga paraan para kumuha ng pera sa iba.
Isa sa mga biktima ay si Don El Chol na hindi niya namamalayan na ginagamit lang siya ni Bong. Si Juan ay nagmungkahi na si Don El Chol ay dapat tumigil sa pagsusugal kahit man lang sa ngayon. Upang maiwasan ang mas maraming pagkalubi, pero ayaw makinig ni Don El Chol, naniniwala siya na natural ang talent niya at gusto niyang patunayan kay Juan ay. Kaya tumungo silang dalawa sa kasino, doon niya ipinakita kay Juan ay ang kanyang husay sa pagsusugal at lumabas na hinihintay ni Juan ay ang kakaibang talent ni Don El Chol. Lihim siyang naghahanda ng isang team para sa isang espesyal na proyekto, bukod pa kay Don El Chol napansin ni Juan ay ang ilang iba pang mga tao para sa kanyang plano. Ang unang tao ay si Kachi na kilala rin bilang dealer dahil sa kanyang kahangahangang kasanayan sa pag-shuffling ng card. Pagkatapos si Yummy na nagtrabaho bilang isang waitress sa kasino at lihim na kumuha ng maliit na halaga mula sa mga customer. Dahil kinuha niya ito ng paunti-unti walang nakapansin sa mga pagkalugi na dulot ni Yummy at nag-uwi siya sa maraming pera. Sumunod si Mr. Kwan ang may-ari ng isang tavern na bihasa sa pakikipagtulungan. Sa mga oras na iyon ay tinipon ni Juan ay itong apat na tao kasama na si Don El Chol sa isang bakanteng bodega. Noong una ay naramdaman ni Kachi na walang silbi ang team na ito. Lalo na't hindi nila kilala ang isa't isa. Ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Juan ay ang kanyang plano ay lumabas na gusto niyang maubos ang kayamanan ng isang mayamang tao na nagngangalang Mol. Siya ay isang tusong may-ari na kamakailan lamang ay nagsimulang magsugal. Gayunpaman kailangan nilang maging maingat sa pagkuha ng lahat ng kanyang kayamanan. Kaya ito ang tungkulin ng team na inihanda ni Juan ay. Sa bandang huli si Kachi at Yummy ay magpapanggap na isang kasal na mag-asawa na interesadong bumili ng lupa kay Mol. At kailangan nilang inisin si Mol para pumayag itong makipaglaro sa kanila. Tulad ng isang panlilin lang hahayaan nila na sa una ay manalo si Mol sa laro. Ngunit noong gusto ni Mol na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, si Kachi at Yummy ay nagpalit ng mga barahan na nagbibigay kay Mol ng masamang laro. Si Mol ay naging sobrang kumpiyansa sa simula at nauwi sa maraming beses na pagkatalo. Ang diskarteng ito ay nagpatuloy sa sumunod na araw nang bumisita si na Yummy at Kachi sa opisina ni Mol para kanselahin ang kanilang mga plano sa pagbili ng lupa. Sinadya pa nilang tawagin si Mol na loser na ikinagalit niya. Kaya nagpa siya si Mol na humanap ng isang bihasang gambler at dito na nasangkot si na Don El Chol at Mr. Kwan. Si Mr. Kwan ay nagpanggap na isang negosyante kasama ang isang talentadong pamangkin sa pagsusugal. Nang walang pag-aalinlangan si Mol ay nag-recruit kay Don El Chol bilang kanyang kasosyo sa pagsusugal. Kinabukasan hinamon muli ni Mol si Yummy at Kachi. Doon ay ginamit muli ni Yummy at Kachi ang kanilang mga diskarte. Hinayaan nila si Mol na panalo sa simula upang mapalakas ang kanyang kumpiyansa. Si Mol ay kumbinsido na hindi siya matatalo sa pagkakataong ito, ngunit sa katotohanan ay minsan pa siyang niloloko. Nang sinubukan niyang kunin ang pera sa pastahan ay ipinakita ni Kachi ang kanyang mga card na talagang mas mataas kaysa kay Mol. Sa oras na iyon gustong magpaalam ni Mr. Kwan kay Mol, pero nagpumilit si Mol na maglaro pa para matalo si Kachi. Nung una gusto pang magsalita ni Mr. Kwan, pero may dumating na sasakyan at nagmamadaling binati ni Mol ang tao sa kotse na tinatawag siyang amo. Nang bumaba ang tao sa kotse laking gulat ni Don El Chol nang makita niya si Madonna. Hindi inaasahan na si Madonna ay katrabaho si Mol. Hindi niya maiwasang isipin ang tungkol dito. Akala niya ay nawala na si Madonna, ngunit heto na naman siya. Lumalabas na umutang si Mol ng pera kay Madonna para sa isang investment. Inamin ni Mol na ipinangako niya na gagamitin niya ang pera sa pagpapatayo ng isang gusali, ngunit sa halip ay ginamit niya ito para sa pagsusugal at hindi na ginawa ang gusali dahil naubos na ang pera. Kaya sinubukang kumbensihin ni Don El Chol si Madonna na si Mol ay isang manluloko at hinimok siya na bawiin ang lahat ng pera mula sa kanya. Sa katunayan si Don El Chol at ang kanyang mga kaibigan ay inuubos ang kayamanan ni Mol. Gayunpaman si Madonna ay nalilito sa impormasyong iyon na hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-abala na sabihin sa kanya. Pagkatapos ng lahat kung si Mol ay talagang isang manluloko ay siya lang ang masasaktan. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Don El Chol na mayroon talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Ito ang dahilan upang sabihin ni Don El Chol ang plano ni Juan ay at ng team. Sa kalauna ng maunawaan ni Mol na siya ay nalinlang, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na hulihin si Kachi at Yummy. Doon sinubukan ni Mr. Kwan na tulungan sila pero dahil malalakas ang mga tauhan ni Mol, sinabihan ni Kachi si Yummy na puntahan si Mr. Kwan para iligtas ang sarili. Sa parehong oras nagpa siya si Kachi na isakripisyo ang sarili para hindi masundan ng mga tauhan ni Mol ang iba pa. Nanganganib din ang buhay ng mga miyembro ng koponan at si Don El Chol. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Juan ay sa tamang oras na nailigtas niya si Don El Chol at inilayo siya. Kinabukasan nagising si Don El Chol sa punong tanggapan ni Juan ay, ngunit may isang membro na nawawala at ito ay si Kachi. Dahil dito ang pangkat ay pinaghihinalaan si Don El Chol na nagtaksil, hanggang sa pagsasakripisyo ng isa sa kanilang sariling mga miyembro. Sa sandaling iyon ay hindi ipinagtanggol ni Don El Chol ang kanyang sarili at tinanong kung bakit gusto siyang iligtas ni Juan ay.
Nalaman niya na minsang nagtaksil si Juan ay sa ama ni Don El Troll at nawala ang isang malupit na gambler. Nang malaman nito, nagalit si Don El Troll at umalis nang walang paalam. Kinabukasan ay nagplano si na Madonna at Mol na mag-highganti kay Don El Troll at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit napagtanto na kasama pa rin si Juan ay, kaya nagpa siya si Madonna na humingi ng tulong upang maalis sila. Mula noong insidenteng iyon ay bumalik si Don El Troll sa mga sagalan at tuloy-tuloy na tinalo ang iba pang mga sugarol, kapansin-pansin ang kanyang kakayahan. Dahilan upang iwasan ng mga tao ang pagsusugal sa kanya. Subalit isang hapon ay may isang hindi inaasahang gustong makipagkita sa kanya at ito pala ay si Kachi. Nabigla si Don El Troll sa pag-aakalang namatay si Kachi. Ngunit si Kachi ay nagdala ng mas nakakagulat na balita na si Juan ay pinatay ni Mago, na ito ay nagpasiklab sa galit ni Don El Troll, at siya ngayon ay naglalayong mag-highganti para kay Juan ay. Dahil napagtanto niya na si Mago ay may sama ng loob kay Juan ay. Kaya hindi nagtagal nakipagkita si Don El Troll kay Mr. Kwan. Humingi siya ng payo kung paano haharapin si Mago. Gayunpaman si Mr. Kwan ay hindi nagbigay ng anumang payo, sinabi lang niya na ito ang kapalaran ng sugarol. Nagbabala si Mr. Kwan sa kanya na kapag natapos na niya ang kanyang paghihiganti, dapat ito na ang huling pagpasok niya sa mundo ng pagsusugal. Kinabukasan ay hinarap ni Don El Troll si Mago na nakipagtambalan kay Madonna at Mol. Noong mga oras na iyon ay may dalang bag si Don El Troll na may laman na pera bilang taya. Ngunit lumalabas na hindi lang ito pera dahil ito ay ang buhay niya. Simple lang ang panuntunan kung sino man ang natalo o nahuling ng daraya ay hindi makakaligtas. Sa gabing iyon nang si Don El Troll ay nagbabalak na magpahinga ay nilapitan siya ni Madonna. Niyayan niya si Don El Troll na magtulungan upang madaig si Mago at manalo ng lahat ng pera. Gayunpaman natutunan ni Don El Troll ang kanyang leksyon at hindi na siya nagtiwala sa kanya, ayaw na niyang malinlang muli. Gayunpaman tiniyak sa kanya ni Madonna na hindi niya kailangang magtiwala sa kanya. Ang halaga lang ng pera na maaari nilang mapanalunan, sa huli ay pumayag si Don El Troll na hayaan si Madonna na magplano ng diskarte. Dahil nakipagtambalan na rin siya kay Mol. Noong una ay nagulat si Madonna, ngunit ganyan ang kadalasang nangyayari sa mundo ng pagsusugal kapag nahaharap sa isang mabigat na kalaban na madalas nagsanib puwersa ang mga manlalaro upang talunin sila. Noong mga panahong iyon ay umaasa talaga si Don El Troll sa ilang mga lumang trick, ngunit kailangan niya si Mol at si Madonna para tumulong sa pagsasakatuparan ng kanyang plano. Noong una ay naglaro sila sa isang gambling table kasama ang apat na manlalaro, na alam nilang nakatutok lang si Mago sa pagtalo kay Don El Troll. Kaya naman sa mga oras na ito ay pinagmamasdan niya itong mabuti. Si Madonna ay lihim na nagpalit ng kanyang mga baraha nang maniwala si Mago na siya ang nanalo sa laro ng baraha, lumabas na mas maganda ang baraha ni Don El Troll. Iniisip ni Mago na niloloko siya ngunit hindi niya ito mapapatunayan at kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo. Bukod pa dito mayroon si Madonna isang masamang nakaraan kay Mago at gusto siyang makitang matalo. Matapos ang pagsusugal ayon sa kasunduan, si Don El Troll ay makakakuha ng 2 milyon, habang si Mol ay makakakuha ng 4 milyon. Subalit dahil sa kim si Mol ay binalak niyang kumuha kay Don El Troll ng 2 milyon. Ngunit si Don El Troll na hindi gaanong matalino ay nakipagtambalan siya sa mga nasasakupan ni Mol na may sama ng loob sa kanilang amo dahil sa masamang pakikitungo niya sa kanila. Sa huli ay ang mga tauhan mismo ni Mol ang tumalikod sa kanya at naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang banda sa sumusunod na araw sina Kachi at Yongmi na talagang mag-asawa ay nakakita ng 1 milyon sa kanilang sasakyan. Si Mr. Kwan ay nakatanggap din ng halaga ng pera mula sa isang hindi kilalang nagpadala at nalaman nilang lahat na ito ay regalo mula kay Don El Troll nang makita nila ang jackpot. Si Don El Troll ay nagsimula ng isang bagong buhay na namumuhay kasama ang kanyang ina. Tinupad niya ang kanyang wish sa pamamagitan ng pagiging isang civil servant. Noong panahong iyon ay tuluyan na niyang iniwan ang pagsusugal, upang magkaroon ng simple at masayang buhay kasama ang kanyang ina. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.